Natanong po yan kahapon. Ang appreciation po namin dyan kasi ang luya ay seasonal yung pagtatanim. So, yung seasonality na yan, hindi naman nakakabong naman, hindi naman nagbubulok. Opo, yun yung tinitignan natin kasi pura lang sa Yenpan, sa Nueva Vizcaya, nasa 140-160 lang. Doon sa Planeta, ganun din yung presyo. Yung wholesale po ay papapa, sa dyan papapa. Ang tinitignan natin ngayon dito, gaano ba kataas ang ina-markup natin pagdating sa consumer at pagdating sa retail sa Pilipinas. So, ito po yung mekanismo sa bantay presyo na dapat natin patupad at hagyat, nandyan din yung pag-multiply natin ng kaliwa, yung rolling store concept po noon na ito yung bubuhayan natin para hindi lang siya sumusulpot yung pinapagdian. Tama ba yung datos na 2% lang ng kinakailangan ng luya ay tinatanim sa Pilipinas? Tama ba yun? Kaya kailangan na naman daw mag-import. Nabasa ko eh, may press release na naman na mag-import na naman isang katutak na luya pagka 2% lang ang napoproduce ng Pilipino. Hindi ako makapaliwala kasi ang dali-dali magdalim sa aming bundok, pati yung Hawaiian ginger na napaka-high class, na malalaki, na mapula, eh madali lang kumang-italim yun. Apakagaling ng ating mga IB dyan sa punupundok, eh kaya-kaya nila yan. Kaya nagulat naman ako bakit 2%. Totoo ba yun? Baka naman pakalana naman yan para mag-import. Afraid. Dalawang bagay pag napagkit nyo yung volume, ano? Nasa 390 metric tons ang import natin ng karang taon. Yung consistent na pag-produce natin ay in-expand po natin sa IB communities. At nandito po yung ating regional director ng Region 3 na umaga-umaga paggabi, kahapon, tinext po siya kung ano yung volume ng production sa Region 3 sa ITAP communities. So, baka gusto mong ilatag din natin, RD, yung mga ITAP communities na nandoon yung production ng kalagat na sa Pampa. Wala pa yung mapigit ng wireless video. Wala pa yung plastic material, ang papangin mo. Kasi nung government, makikialam ako kung sa plastic material. Makikitaan yung mga IP kapag hindi wireless video. Kami po sa mga regional offices ay naatasan na yung ating mga high value crops coordinator kasi po may mga programs na in place to fund different, commodities. At ito po yung tinututukan ng pasyente kasi po itong ginger natin, ang luwi natin ay most na nakatanim yung ating mga IBs, ang ating mga indigenous people sa mga mountainous area. Kaya ito po, may programa puro tayo for indigenous people yung ating tinatawag na 4Ks. At ito po yung magiging kabahagi ng programa sa ating 4K program para po magparoon tayo ng area for ginger plantation sa mga mountainous area dito. Hindi lang po dito sa Region 3, kundi sa buong Pilipinas. Alright, maraming salamat po. Sen. Ivy? O yan, maraming problema sa DA. Lagi walang planting material, kaya pwede ba sa DA, sa field price, kulang na kulang po, pinay ng 160, kahit pinapropagate natin yung 160, kulang na kulang yung Hawaiian ginger at magandang mga bawas na Mexican level. Ako, pwede ba magpapulong na tayo at i-reproduce yan? Alright, Sen. Ivy, we have two last questions. No, yung pamukla yung awarding ceremony. So, may we now call on the Millennium Proclamation and then to be followed by the Truth Seeker. Sige po, go ahead. Thanks, Mama Paul.